Hello, hello mga fitizens. So thank you so much nandito na naman po kayo sa akin channel. And sobrang biglaan lang po itong pag-video ko kasi sobrang saya ko lang po today kasi may good news po ako. Okay? So in regard po yan sa YouTube journey ko, yung pag-uusapan natin ngayon and malamang makikita nyo naman sa title. So kaya dyan ka lang para pag-usapan natin, panoorin mo ang buong video na to para alam mo at makatulong naman ako sa mga bagong YouTuber na mga manonood dito at ma-inspire ka kung hindi ka pa YouTuber, ma-inspire ka din na mag-umpisa na bilang isang YouTuber or isang vlogger sa YouTube. Okay, so dyan ka lang, I'll be back. Welcome back to my channel. Please sit back and relax and enjoy the video in 3, 2, 1. What's up, fitizens? Nandito na naman kayo sa aking channel. O nga pala, nag-introduce na pala ako kanina, mag-introduce ulit yung chuk-chuk. Ayan. So, unang-una guys, sobrang saya ko lang kasi nakatanggap na ako kanina nung sinek ko. Though wala pa akong na-receive na email from YouTube mismo. Pero, nung sinek ko kasi yung YouTube ko kanina, nakita ko na meron ng dollar sign ng aking mga videos. So yes, you heard it right po. Pasok na po tayo sa YPP or ang tatawag natin na YouTube Partner Program. So pasok na po tayo dyan. So maraming salamat talaga sa mga supporters ko at sa mga nanood ng mga kadenang ginto at saka nag-subscribe na din mo. Sobrang salamat, hindi po ako magsasawa na gawin po ulit yan para po pasalamat na din po sa inyo kasi alam niyo yun, kung wala po kayong, kung hindi niyo po pinanood yung mga videos ko, hindi ko po to mararating as a milestone ng buhay ko. So yun nga no mga fitizen, na under review ako nung September 18, so 2 days ago, around 3 o'clock in the afternoon. So nabasa ko lang siya kasi nagsa-check talaga ako, so hindi ko talaga alam kung ano talaga yung exact oras, kung anong oras ako na under review, pero nakita ko siya mga 3 p.m. And then ang expectation ko is magiging under review ako siguro mga 5 days mga ganyan or lampas isang linggo kasi yung mga kakilala ko nga inaabot na 3 linggo, yung iba isang buwan ganyan. Pero sobrang nagulat ako kaninang madaling araw, around 3 a.m., may mga dollar sign na yung mga videos ko. So, ibig sabihin, ilang oras yon? Hindi ko alam. Pero it is less than 48 hours, mga fitizen. Kasi 3 p.m. 18 eh, tapos kaninang madaling araw ng 20, ng 3 a.m., pasok na siya sa banga. So, hindi ko rin talaga alam kung anong specific time. Kung anong specific time na meron ng dollar sign yung mga videos ko. And patunayan, para patunayan talaga sa sarili ko na meron akong ads, so binuksan ko yung, nagbukas ako ng isang YouTube na hindi ako nakasign in at hinanap ko lang yung isang YouTube, isang video ko, yung Keto Puto. And yun nga, nakita ko na meron na akong ads. So sa sobrang excited ko, tignan nyo to, papa, insert na lang ako ng video, okay? Tintay! So, ayun, fitizen. So, yun yung ginawa ko talaga yung video. Sobrang saya ko. Kaya, ginawa ko talaga siya. And for today, sa sobrang saya ko, binasa ko na din kaagad kung ano ba ang mga ibig sabihin or ano ba tayo kumikita sa YouTube kapag ikaw ay approved na sa monetization or approved ka na to receive revenue. Okay? So, meron tayong itinatawag na 5 types ng ads. Unahin na natin yung type ng ads. Then, mamaya, ipapaliwanag ko naman sa inyo yung mga dollar sign. Pero ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ba yung mga uri ng ads. Okay? So, itong una mga fitizen, ang tawag natin dito ay display ads. So, nakikita nyo naman sa picture kung yung kulay red, dun yung ads na mag-a-appear. Okay? So, hindi siya, paminsan-minsan lang ito nag-a-appear, depende sa advertiser ng YouTube kung anong mga klaseng video ang lalagyan nila. Pero normally, dyan lang siya sa gilid para lang siyang picture pero minsan para din siyang video din siya pero naka-silent lang. Wala siyang naka-silent siya, hindi naka-off yung mic niya kumbaga, okay? And
So, ang next ad natin mga 50 Cent ay yung tatawag natin na all ads. So, skippable ads, ito yung mga pwede natin i-skip na ads. So, nakikita nyo sa picture, yung sa mismong video mo, yung sa mismong pinaka-screen ng YouTube or ng mismong video mo, doon nag-a-appear ang mga ads na ito. Pero after 5 seconds or so, lalabas na yung skip na button dyan. So, nasa manunood nyo na yan kung ito ba i-skip nila or hindi. Pero kung ikaw isang manunood, please wag nyo na lang siyang pindutin yung skip ads para meron namang revenue or meron namang kita yung gumagawa ng video na pinapanood ninyo. So, yun na din yung tulong nyo. So, sana maging magkaroon din kayo ng patience na tapusin ang mga ads na yan kahit umabot pa yan ng 5 minuto, 10 minuto. Please, please, please. Kasi sa ads po kasi talaga kumikita ang mga vlogger. And ang next naman natin na ads is ang non-skippable ads. Ah, by the way, balikan ko muna yung skippable ads. Ito yung ang madalas na nakikita to sa umpisa, sa gitna, or anywhere or during sa video mo, at saka sa dulo. So, depende na yan kung saan nalagay ni YouTube, especially kung less than 15 minutes yung video nila. Okay? So, let's now proceed with the non-skippable ads. So, yung non-skippable ads, so from the word non-skippable, so hindi siya pwedeng i-skip. So, itong non-skippable ads, nag-run yan siya ng 5 to 10 seconds. And madalas, nakikita natin yan sa umpisa ng before mag-umpisa yung video and before matapos yung video. Okay? So, ang next naman na sinasabi natin yung overlay ads. So, if you are going to check the picture, nakita nyo naman dyan sa picture, yung overlay ads, ito yung nakikita natin sa mismong gitna ng video na parang picture, tas magkakaroon lang siya ng X dyan na pwede mong pindutin. Hindi yan mawawala hanggat hindi mo siya pinipindot, okay? So, madalas nakikita yan during na pinapanood yung mga videos. Okay? And next naman ay yung tatawag natin na bumper ads. Okay, if you are going to see the bumper ads, ito ay madalas din na nag-back-to-back or nag-play siya back-to-back with the skippable and non-skippable. So minsan, kung napansin nyo na kapag nag-skip tayo, meron pa isang ad. So yan yung tatawag natin na bumper ads. So ang bumper ads, maximum of 6 seconds lang yan. And ito rin ay non-skippable. Ibig sabihin, wala rin kayong option or walang option ang manunood or ang viewer na pwede siyang i-skip. Katulad ng non-skippable ads na sinasabi natin. Okay? And lastly, ang ads na sobrang feeling ko is maganda pero minsan lang siguro talaga ito mangyari, especially sa mga katulad nating mga small YouTuber, ay natawag natin na, ano nga ba yun? Natawag natin na sponsored cards. So, sponsored card, it really depends doon sa advertiser kung anong klaseng videos ang ilalagay niya. So, dito yung sa gilid niya siya ng pinaka-video nyo, doon siya mag-appear. So, nakikita niyo naman sa picture din. So, dyan siya nag-appear. So, yan yung mga tatawag natin na uri ng mga ads na lumalabas sa ating mga videos o yung mga ads na lumalabas sa ating mga viewers. So, maganda kasi na we need to be aware of that para alam natin kung paano ba tayo kumikita. Okay? So, kapag monetize ka na, kapag na-approve ka na sa YPP, pwede mo naman siya gawin or pwede mo siyang i-general na general setup na lahat ng types ng ads ay pwede mag-appear sa mga videos mo. So, hindi ko pa gano'ng kabisado, pero nagawa ko ng setup ko sa akin na gano'n. Pero hopefully, next time, makagawa din ako on how to set up your ads sa YouTube. Okay? So, yan mga 50 Cent. I hope meron kayo natutunan kayo sa ano bang mga uri ng mga ads na pwede mapanood ng ating mga viewers at ano bang mga ads na lumalabas sa ating mga videos. And right now, pag-usapan naman natin, ano ba ang ibig sabihin ng mga dollar sign. So, iba't ibang kulay kasi yan yung mga dollar sign na meron sa ating mga videos. Okay? So, depende kasi kay si YouTube na ang nagde-decide kung anong klaseng dollar sign ang ilalagay sa video nyo. Okay? So, ang unang-una ay ito yung sinatawag natin na picture. Ang picture na yan, ang nakalagay dyan, ay monetized. If you noticed, buong green siya, tapos dollar sign siya, ibig sabihin, ang video na yan ay walang problema. Lahat ng revenue ng video na yan sa iyo mapupunta. Okay? However, mayroon pa tayong isang dollar sign na kulay green din. So, next picture please. So, ang next, itong dollar sign na to,
na kung napansin nyo, half hindi ganun hindi sila pantay ng kulay dun sa background na green. Kasi ibig sabihin lang yan, meron kang kahati sa revenue. So ibig sabihin, meron kang siguro may nag-copyright, hindi naman copyright claim, copyright claim, tapos pinayagan ka na gamitin pa rin yung video or yung music niya, pero possible yung revenue mo makahati sa kanila. So yan yung ibig sabihin ng ganyang kulay. Okay? So ang next naman natin is yung black na dollar sign, not monetized. So, pag nakakita kayo ng ganyang sign sa inyong video, ibig sabihin, hindi nyo lang na-on ang dollar sign sa video na yan. So, kailangan nyo lang i-on yung dollar sign para maging green siya. It depends na kung may kahati ka ba o wala. Okay? So, yan. And next naman is yung dollar sign na meron nakalagay na ganyan. So, yung picture na yan, nagpaliwanag pa ako ang itsura, di ba? So, pag ganyang sign ang nakita nyo, ibig sabihin, hindi kayo eligible sa ads for that video. Ibig sabihin yan, meron kayong copyright strike, content ID strike, and community strike. So, kung paano ito nakakuha ng mga strike na yan, hindi ko muna siya isasama dito kasi sobrang haba ng usapan pagdating sa mga strike na yan, okay? Pero kapag ganyang picture ang nakita nyo, ganyang itsura ng dollar sign sa video nyo, ibig sabihin, meron kayong strike. Kaya hindi siya pwede mag-monetize. Kaya nakalagay, not eligible. Okay? And ang last na dollar sign na meron tayo ay ito. Ayan. So ang dollar sign na yan, nakalagay dyan, is limited or no ads. So lahat kasi ng advertiser ng YouTube ay gusto nila ay friendly. So parang advertiser friendly dapat ang mga videos mo. Ibig sabihin, wala dapat siyang nalalabag sa community guidelines. And konting pahapyaw lang sa community guidelines, dapat friendly siya kahit sa bata. Kapag yellow, ibig sabihin limited lang. Kung ibig sabihin, konti lang ang advisors na pwedeng mailagay sa video mo. Or minsan, wala talagang maglalagay na ads sa video mo kasi nga hindi siya advertiser friendly at meron kang mga community guidelines ka na hindi nasunod. Okay? However, kapag ganito ang itsura ng dollar sign mo, pwede mo siyang i-contest na bakit walang ads, okay naman tong video ko, and blah, blah, blah. So, ayan. So, ganyan siya, okay? So, I hope meron kayong mga natutunan sa akin for today. And maraming salamat at tinapos mo ang video na to. And also, this is the right time para i-click mo naman yung subscribe button and also the like button. And kapag hindi ka pa, ayun nga. Ayan. So, this is also the right time na i-click mo yung... This is also the right time para i-subscribe mo ako para makapanood ka ng mga videos ko in regard sa mga YouTube, especially sa mga nag-uumpisa pa lang po. Though ako medyo matagal-tagal na, pero hindi pa rin naman ako ganun ka-expert, baka matulungan ko naman kayo. And I am just really happy today kasi pumasa na ako or na-approve na ako sa monetization, sa revenue, at pasok na ako sa YouTube program partner or sa YouTube partner program. Kaya I am really, really excited with my journey kung hanggang saan ba to. And maraming salamat talaga sa mga supporters na meron ako, sa mga nag-subscribe, maraming salamat. Hindi ko na kayang isa-isahin, pero sobrang thankful talaga kasi sa ilang araw lang nakuha ko talaga lahat ng mga requirement ng YouTube para mapasok ako sa YPP or sa YouTube partner program. So, sobrang thankful talaga ako ngayon. Sobrang thankful talaga ako, okay? So, hindi ko napapatagal yung mga fritizens. So, again, if hindi ka pa nakapagsubscribe, this is the right time para i-click mo yung subscribe button. And also the notification bell, yung may ganyan na bell dyan para ma-updated ka sa aking mga videos. I-click mo na rin yung like button. Maraming salamat and have a wonderful day. Bye-bye! Thank you for watching, mga ka-journey. Please don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, and the like button. Till our next video, see you then. Bye!